Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat, muli po ay pag-aaralan po natin ang Biblia para sa araw nito. Isang magandang araw po sa inyo lahat, lalo na po sa mga nanonood at sa online na service po ito ng Salita ng Diyos. Sa ating po pag-aaralan ngayong araw na ito ay What is the meaning of life? Ano nga ba yung kahulugan ng buhay? Napakalagang pag-usapan po ito sapagkat minsan kahit kung matanda na hindi pa alam kung ano talaga ang buhay. At aalamin po natin na sa pamamagitan po ng pag-aaral mula po dito sa Biblia. Ano nga ba ang kahulugan ng buhay? Pagbasahin po natin. Nauna, kailangan, what is life? Ano ba ang buhay? What is your life purpose? Ano yung layunin ng Diyos sa buhay mo? Ano ba talaga yung layunin mo? Bakit ka nabuhay? May mga stress tayo, may mga takot tayo, may mga duda tayo, may mga worries tayo, no? At minsan, nagsisimula tayo, ang buhay nagsisimula sa isang sanggol, bata, nagiging kabataan. At later on, nagkakatrabaho yung mga bachelors. Later on ay medyo nagkakaroon ng medyo edad hanggang tumanda. At sa dulo nito ay namamatay. Yan po ang buhay. At makikita po natin, yung buhay na yan, di natin alam, no? Mula sa pagkasanggol, naglalaro, naging bata, at pagkatapos naman yung mga kabataan, nag-aaral na sila. Yun lang ba ang buhay? Pagkatapos nila yung mag-aasawa at magpapamilya, at magiging successful sa mga karir, no? Magiging doktor, inginyero, engineer, accountant, at magiging mayaman. Pero kahit gaano ka-successful yung physical na buhay, ang tao, nakakalungkot, mamamatay. So, kailangan po natin malaman, ang tao po ay namamatay, yan po ang pinakadulo ng buhay. So, ano po talaga ang kahulugan ng buhay? Ayon po, sa Psalms 90:10, it is written in the Bible in Psalms 90:10, the years of our life are 70, or even by reason of strength, 80. Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone, and we fly away. Yan ang sabi ng Biblia, napakaliwanag po niyan. At kung babasahin natin sa Pilipino, ito po nakasulat, ididiretso ko na po, hanggang verse 12. Awit 19:10 to 12. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkat. Ang tao po umaabot ng 70 years old. No? Minsan na may 80 kung kami malakas, ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa't hirap. Minsan lumalapas pa na tayo ng 70, 80 pataas. Pero ang sabi ng Biblia sa mga edad na yan, ang ating buhay ay puno ng dusa't hirap. Kung tayo po ay matanda na 70, simula po ng 70, lumalabo na po ang ating mata. Nagkakaroon na po ng diabetes. Nagkakaroon na po ng rayuma. Kaya tama po ang sabi ng Biblia na ang buhay ay puno ng dusa't hirap sa mga edad na yan. At diretso po natin ang pagbasa. Pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Verse 12, dahil ito'y buhay namin may hindi lamang sa panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumuno. Dapat daw malaman natin na ang buhay ng tao ay napaka-ikli na. Bakit? Kung malalaman natin ito, tayo po ay magiging marunong. Ipa-prioritize natin sa ating buhay kung ano yung dapat gawin. Ano nga ba ang dapat gawin? Ikaw, ano ang buhay sa tingin mo? Ano nga ba ang buhay? So makikita natin sa ayon sa Awit 90, verse 10, ang buhay ng tao umaabot ng 70. Matagal na po naisulat ang Biblia. At tama po ang sabi ng Biblia, according sa average na edad ng tao sa mundo, it's around 70. According po ito sa statistic, no? According sa average life expectancy at birth 2019 by contingent and gender. Ang gender po, 70 po sa lalaki, 75 po sa babae. It's around ganun po ang buhay ng tao. Kung sa Pilipinas naman po, ay makikita natin ang average po ay 69.09 noong 2016. 2016 po kasi yung available na nakita natin sa internet, pero makikita natin noon na matagal nang naisulat ang Biblia, pero tama po ang pagkakasulat sa Biblia na ang buhay ng tao is around 70. At kung lumalampas pa dito, ang sabi ng Biblia ay dusa. At hirap lamang. Bakit? Bakit po mahirap? Kasi nga po, napakarami na pong sakit. Ano nga ba ang buhay? No? Sabi nga, what's my purpose? No? Why I am here? Bakit ako narito? What's the meaning of life? Ang sabi ng iba, I don't know. The computers are down.
Hindi na makikita nila, kailangan pa siguro si Google. Pero hindi po kailangan si Google, ang kailangan po ay ang Biblia. Ang Biblia po ang magsasabi kung ano po ang buhay. Ano nga ba ang buhay? No? So, ayon sa James 4:14, ang sabi dito, yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Yan ang sabi ng Biblia, no? Kayo nga'y hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Ano ang iyong buhay? Kaya may isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw pagdaki ng kapawid. Huwag tayo makalimot. Even napakayaman natin, even napakasaya natin ngayon, even na tayo nakatapos ng maraming pagtatapos, PhD, MBA, or mga masterals, college, kahit gano'ng kahaba ang ating pangalan, isa po ang pupuntahan natin. Nasabi dito, sa panahon ay lilitaw at ang dakay na papawid, namamatay po, nawawala ang tao. So napakalaga po na makita natin kung ano yung kahalagaan ng buhay. And according sa Job 14:14, if a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait till my change come. Ang sabi dyan, kung mamatay ba ang tao, no? Sa Job 14:14, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? So kung ang Biblia po ang tatanong na natin, kung tayo po'y mamatay, huwag po natin katakutan yung kamatayan sa COVID-19. Lahat po ng tao na mamatay, ang mahirap po yung mamatay na walang Kristo sa buhay. Babasahin po natin sa Biblia yan. Ang sabi muna tungkol sa kamatayan, Hebrews 9:27, it is appointed for man to die once, but after this, the judgment. Ibig sabihin ng Biblia at kung paano itinakda sa mga taong mamatay na minsan at pagkatapos nito yung paghuhukom. Pag tayo po yung namatay, huhukuman na po tayo ng Diyos. Yan po ang mangyayari sa atin. Hindi po hanggang dito lang ang buhay. Ang buhay nito ay pamimili lang. Pamimili ng tamang gawin. No? Ano ba ang dapat natin gawin? Para saan ba ang buhay? Nasasagot ba natin ang buhay? Para saan? Bakit ako nandito? Bakit ka nilikha? Nasagot mo ba ang tanong ngayon? Bakit ka nilikha? Bakit ka nabuhay? Hindi po totoong evolution. Tatapik po natin yan sa ibang Bible study, pero makikita po natin, hindi po totoong evolution. Yan po ay creation. Wala po katunayan yung evolution. No, kung bakit tayo nabuhay, dapat nalaman natin bakit tayo nilikha ng Diyos. No? Una, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ganito nakasulat sa Biblia. Sa John 3:16, for God so loved the world, ganun ka na lamang kamahal ng Diyos ang mundo, ikaw at ako. That He gave His only begotten Son. He gave His only Son so that everyone who believes in Him may not perish but may have an eternal life. Para hindi maparusahan ang tao pag tumanggap ka sa Panginoon, pag kinilala mo siya, at ikaw'y magkakaroon ng walang hanggang buhay. Kasi it is written also in Romans 2:6-8, nakasulat din ito sa Biblia, na God will render to each one according to His word. Tayo po ay uhusgan ng Diyos kung anong ginawa natin dito sa mundo. Kasi sapat na po na tayo nabuhay. Dapat hinanap natin ano ang mission natin sa buhay. Ano nga bang mission natin sa buhay? Ang matakot? Ang maging mayaman? Ang mabuhay? Mag-aral? Ang magtrabaho? Ang mag-asawa? Magpamilya? Ang maging successful sa buhay? At pagkatapos ay mamatay? So, dalawa po ang klase ng buhay kasi, no? Pero dadaanin muna natin, pag-aaralan po natin yung nakasulat dito sa Luke 12:16-21, no? Ito po, nakita po natin sa English version, pero I will read it in Filipino version para po sa mas nakararami. At nagsasaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. Minsan ay sagana tayo. Meron tayo lahat. We are blessed in everything. Namumunga ng sagana. Marami tayong pera, kilala tayo. At niisip niya, verse 17, at niisip niya sa sarili na sinasabi, anong gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inanyang bunga. Hindi na nga malaman kung saan ilalagay minsan ang blessing ng ibang tao. No? Ang sabi niya, na ikibiba ko ang aking bangan, gagawa ko ng lalong malaki, at doon ko ilalagay ang lahat ng aking buti. Ibig sabihin, magpapakayaman pa siya, no? At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamali para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom at matuwa ka.
minsan sa sobrang daming yaman o sa sobrang ginagawa sa buhay na tinatawag, they are successfully successful physically. No, minsan nagpapakayaman sila, pagkatapos ito sabihin niya, magpahingalay ka, ibig sabihin magpahinga ka, magbakasyon ka, mag-inom ka, magsugal ka. They are enjoying life here. Ibig sabihin, hindi naman masama mag-enjoy ng buhay sa mundo. Pero dapat kasama ang Panginoon sa pag-enjoy mo ng buhay. Pero ibig sabihin, kung wala si Kristo, nag-enjoy ka ng life, at lahat ng bagay ginagawa mo pang sarili lamang, nagawa mo ba ang dapat mong gawin? Yung purpose, o kaya layunin ng buhay mo sa mundo. Sabi nga dito, pag namatay ka, sabi doon, sorry sir, no baggage allowed. Pagdating doon, no, pag sa kamatayan, hindi ka pwede magdala ng kahit anong piraso ng iyong kayamanan o pag-aari. In Mark 8, no, nakalagay doon, for what shall profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Sayang lang, makamtanungan ang buong sanlibutan, lahat ng kayamanan, lahat ng karangalan sa mundo, lahat ng pag-aaral sa mundo, lahat ng kasiyahan sa mundo, kung mapapariwarain kahit isa-isa mong aluluwa, sayang, kapatid. So, nakasulat yan, no? Yung iba naman gusto mag-abroad, lumipat sa ibang magagandang bansa, pumunta sa US, Canada, mag-aral, mag-trabaho, mag-aral, pwede mag-trabaho sa Dubai, magpunta sa iba't ibang bansa ng malalaki, no? Pero ang sabi ng Biblia dito, magsiparito ngayon kayo, nagsisipagsabi ngayon o bukas, magsisigarong kami sa gayong bayan. At titira kami doon isang taon at mga ngalakal, magtutubo. Kayo nga hindi nakakaalam na mangyayari bukas, hindi nyo alam. Kahit pumunta kayo doon, hindi nyo alam ang mangyayari sa inyo bukas. At sabi ng Biblia, maaaring doon kayo tamahan ng sakit. Maaaring maging mahirap kayo doon. Maaaring makulong kayo doon. Hindi nyo alam, di ba? Ano ang inyong buhay, sabi ng Biblia? Kayo ngayon isang singaw na sa sandaling panahon ay luminitaw pangda kayo napapawid. Makikita mo ngayon, ibang mga kapatid, kamilala, kamaghana, buhay pa. Inabukas sa mababalitaan mo, inatake sa puso, patay na. Tinamaan ng COVID-19, patay na. Tinamaan ng sakit, karamdaman, patay na. No? Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Datatwat ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama. Kung na tayo magmalaki sa ating sarili, no? Sapagkat kahit gano'ng ang tinapos mo, kahit gano'ng kahaba ang pangalan mo, Master, PhD, PhD, Post-PhD, kung ano mang yan, mga tinapos mo, lahat na nilagay dyan sa lapida mo, ang sabi doon, sayang lang, no? Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at di ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ibig sabihin, sa buhay natin, meron tayong dapat i-prioritize yung pagkakatawag sa atin. Parang ganito, ang isang computer may gamit kaya ginawa. Diba? Ang isang cellphone, ginawa para makatawag ka. O makapag-text ka, o makapag-video call ka, makapag-google ka, o magamit mo sa internet. Pero kung ang isang cellphone ay ginagamit sa ibang bagay, maliban doon sa pagkakagawa sa kanya, hindi ito nararapat at hindi nagagawa ng cellphone kung talagang dapat niya gawin o yung function niya. Diba? Ngayon, ikaw ay ginawa ng Diyos. Nagagawa mo ba yung dapat mong gawin, ang mission mo sa buhay? Yung priority mo sa buhay, hindi ito ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay, yung pagkatapos nito. So, babasa ulit tayo ng talata. Ang sabi dito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kilalanin mo ang Diyos sa lahat ng lakad mo, sa lahat ng ginagawa mo. I-prioritize mo ang Diyos. Hindi ang ibang bagay. Mag-aral ka, kasama mo ang Diyos. Magtrabaho ka, kasama mo ang Diyos. Sa lahat ng ginagawa mo, kasama mo ang Diyos. Magpamilya ka, kasama mo ang Diyos. At pagkatapos nun, ay maluluhod sa iyo ang Diyos. Sabi doon, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanya ituturo ang iyong mga landas, yung mga lalakaran mo. No, ano ba talaga ang para sa tao? Ano ang layunin natin? Trabaho natin? Ano ang dapat natin gawin? Ayon sa Ecclesiastes 12:13,
let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. And this is the whole duty of man. Ito ang duty ng tao. Ito ang dapat gawin ng tao. Matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. So, kailangan po nagbabasa tayo ng Biblia. Paano malalaman ang mga utos ng Diyos kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Paano malalaman ang utos ng Diyos kung hindi ka nakikinig ng mga salita ng Diyos? So, dapat po ay makinig tayo ng mga salita ng Diyos at basahin natin ang salita ng Diyos. Sapagkat mababasa natin sa 2 Timothy 3:16, lahat po ng kasulatan, inasihan ng Diyos. Magagamit po natin yan sa pagtuturo, sa lahat ng bagay para sa ikatututo at ikababanal po natin. So, maganda po yan. So, ano po dapat natin gawin? Ngayon nalaman natin pala na dapat pala sundin ang utos ng Diyos. Tayo po ay dapat sumunod sa utos ng Diyos at dapat tayong matakot sa Diyos. Yung po ang purpose ng Biblia, ng salita ng Diyos o ng Diyos sa atin. No? Kailangan po sumunod tayo. Ibig sabihin, sundin natin ang pamisyon ng Diyos sa ating buhay. No? Now, you cannot change your past. Hindi mo na kailangan mapaltan o hindi mo papaltan yung mga nakaraan. Kung masama ka, sumama ka, o ano mang ginawa mo yung nakaraan. But you can determine your destiny by deciding for Christ. No, pwede mo malaman ang pupuntahan mo if you are decided to follow Jesus. Kung disidido kang sundin ng Panginoon, Panginoon, gusto kong sumunod sa iyo. Gusto ko na ang iyong salita mo, yung salita mong sundin ko. If you are decided na gawin yun, ay tama yun. No? What do you have to do? Anong dapat mong gawin? Hindi mo na mababago ang buhay mo ngayon. Kung problemado ka man sa ngayon, kung natatakot ka man sa ngayon, kung ano man ang nangyayari sa buhay mo ngayon, hindi mo kaya kontrolin yan. Ano ang dapat mong gawin? Ngayon nalaman mo na kailangan pala kasama mo ang Diyos sa bawat ginagawa mo sa iyong buhay. At kailangan ay meron kang takot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Siyempre, kailangan basahin ang Biblia, ang salita ng Diyos. So, ano? Ang bawat tao ay may pamimili sa mundo. Pwede mong piliin ang mundong ito kasama ang karangyaan ng mundong ito. O pwede mo naman piliin ang Panginoon. Pero walang pamimilihan mo. No? But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinner, Christ died for us. It is written in Romans 5:8, ang Diyos ang namatay para sa atin. No? Si Jesus Christ ay namatay para sa atin. Sabi dito, Jesus died for you in John 3:16, nakalagay po yan. So you can live. So you can live a happy life eternally. Pupunta ka sa langit. Meron po tunay na langit. Hindi po ito ang tunay na buhay. Kung malungkot kayo dito, tumanggap kayo sa Panginoon bilang Panginoon kayo paligtas, kayo po ay magiging masaya sa langit. So ang kailangan po, ano dapat gawin? You have to repent of your sin. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Lahat po ng tao nagkasala. It is written in Roman 3:23, Roman 6:23. Alam ng tao nagkasala, hindi na kapo sa kalwalan niya ng Diyos. And the wages of sin is death. Ang sabi ng bayaran ng kasalanan ni kamatayan, but the gift of God is eternal life. Pero ang bigay, ang regalo ng Diyos sa iyo ay buhay na walang hanggan. Yan ang sabi ng Biblia, no? So, kailangan piliin natin pa ng choose Christ. So, nakalagay dyan, I choose Christ when everything around me says give up. Kahit sabihin ng iba, give up ka na, piliin mo si Jesus Christ sa iyong puso. I choose faith. Kailangan piliin mo ang pananampalataya. Kahit di mo pa nakikita, because faith is substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kahit di mo pa nakikita, mangyayari ito. And I choose trust. No? Kailangan magtiwala ka sa Panginoon. At babaguhin ng Diyos ang iyong buhay. You need a decision. Kailangan tatagalin mo ba ang Panginoon bilang Panginoon na napagligtas? Dahil wala kang decision, yes or no. So, yung yes at no mo will decide whether or where you will be 100 years tomorrow. Saan ka ba pupunta sa langit? O sa impyerno? Yung tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon at napagligtas, pupunta ka sa langit. Yan ay pangako ng Diyos. Kung hindi mo nakilala ang Diyos sa buhay, hindi mo pinahalaga ng kanyang salita, Biblia, tinuna mo sa iyong sariling talino, yung pamamaraan, nakakatakot po ang impyerno. Yan po, sabi ni Jesus dyan, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me.
ang Diyos po kumakatok sa ating puso. Yan sabi ng Biblia. Ito sinabi ng Panginoon Jesus. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan. Yan po'y pintuan ng ating puso. At tumutuktok kung ang sino man ay dumining ng aking dinig. At magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Handa ka ba tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas? Kung handa ka, ang sabi ng Biblia, pag tinanggap mo ang Panginoon sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon, sa isang panalangin, ang sabi nito, but as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. No? Sino man sa kanya tumanggap, ay pinagkalooban niya siya ng karapatang maging anak ng Diyos. No? God gave you power to become sons of God. Mababago ang buhay mo. God will change your life. Mababago na Diyos ang buhay mo. Hindi ka na matatakot. Magkakaroon ka ng kaligayahan. Magkakaroon ka ng joy. Yan joy, ibig sabihin niya ay kagalakan sa kabila ng kaguluhan. Kahit may COVID-19. No? Kahit may kaguluhan, mayroon kang sarili mong kagalakan. Kagalakan mo, alam mo na hindi ka mababayaan ng Diyos. Alam mo, babantay ang kanya-kanyang mga angin. Yan po'y nakasulat sa Biblia. No? Kung tinanggap mo ang Panginoon sa isang panalangin at tunay sa puso mo, sigurado kang maliligtas at handa ka na sa kamatayan man. Kasi ang sabi ng Panginoon sa John 14:6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Siya po ang daan. Siya ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Makakapunta ka lang sa langit sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Yan po ay nakasulat sa Biblia. Hindi sa pamamagitan ni Muhammad, hindi sa pamamagitan ng sinumang propeta, hindi sa pamamagitan ng anumang reliyon. Kailangan po ay relasyon sa Diyos. Kailangan po ay relasyon sa Panginoon Jesucristo. Kailangan tanggapin ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No? Ang sabi dyan, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Inaanyayahan ko po kayo na manalangin tayo sa pagtanggap sa Panginoon. Gusto mo bang baguhin ang Diyos ang iyong buhay? Gusto mo bang ang Diyos na ang maghari sa iyong buhay? Gusto mo matanggal ang mga takot sa iyong buhay? Lahat po ng tayo mamamatay. Gusto mo ba ng kasiguraduhan na pag namatay kayo, tutungo ka sa langit. Tayo pong yumuko at tayo po ay manalangin. Ama, maraming pong salamat. Nakila ka, O Diyos. Panginoon, tinatanggap ko po ikaw sa aking buhay. Panginoon, ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Nakikita ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Hinihiling ko po na ikaw na po ang upo sa trono ng aking buhay. Ikaw po ang manguna sa aking buhay. At ang hayaan mo po, O Diyos, ang iyong salita, ang aking sundin. Gabayan mo po ako na iyong Biblia, na iyong salita, Panginoon. Hayaan mo po ang iyong banal na Espiritu ang maghari sa akin. Baguhin mo po ako, Panginoon. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang panalangin po ito hinihiling ko sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kung iyo pong pinanalangin ang panalangin yan, simula po ngayon, ikaw na po ay anak ng Diyos. Ang sabi ng Biblia sa 1:12 o John 1:12, no? Ang sino man sa kanya tumanggap o nanampalataya sa kanyang pangalan, ipinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. May nindag na buhanin ka ng Diyos, huwag kang matakot. At ikaw po ay mula, hindi sa impyerno o sa iba mang lugar, kundi sa langit. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat.